Mga kapuso, hindi lang pala nakakangatog ang lamig na nararanasan natin. Abay, masakit din pala sa bulsa. Tumaas po kasi ang presyo ng ilang isda at gulay dahil sa lamig ng panahon. Sa mahal nga ng ilang isda, para ka nang bumili ng baka. Nakatutok si Bernadette Reyes. Wala halos mabiling sariwang isdang alat kanina sa Commonwealth Market sa Quezon City. Kasi malamig nga sa taon na malamig January. Kaya walang mahuling magasyadong isda. Kung meron mang isdang alat, tiyak frozen ang mga ito. Sariwa po kasi talagang ang pinipili ng tao mas sariwa talaga. Ito kasi naka-lang siya box. Parang stock siya sa ng fish shorts. Dito sa Kamuning Market, bibihira yung sariwang isda liban na lamang dun sa mga isdang tabang. At kung meron mang kayong makikitang isdang alat, tiyak na magdadalawang isip kayo kung bibilihin pa dahil sa taas ng presyo. Ang hasa-hasa mula sa dating 180 pesos, 240 na ang kilo, kapresyo na ng isang kilong karneng baka. Ang matambaka dating 140 kada kilo, 200 pesos na. Kaya bangus na lang ang binili ni Mang Willie na 110 lang ang kilo. Ang tilapia naman, 90 kada kilo. Eh di pagkasiyahin na rin 100, pwede naman eh. Okay, paano? Oh. Yung halaga 100, ba, namamahalan yung mga ibang customer. Magbababoy na lang daw po sila. Anong sagot nyo? Wala ho kayong magagawa. Yun ang gusto din eh. Sa Zamboanga City Public Market, nagmahal din ang presyo ng isda ng halos 20 hanggang 40 pesos kada kilo. Dahil din umano sa malamig na panahon. Paliwanag ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Yung pong kwento na nagtatago po yung natin, yung pong ating isda, part litro po yun, umihilalim po. Pero ang pinakamalaki pong rason dito, actually ay yung pong weather, increment weather. Kung tataas po tayo, mga between 5 to 10% po. Kung siyang tampo dati, di mga 110 po at magiging 110 to 115 po siguro yung presyo. Bukod sa isda, apektado na rin ang presyo ng mga gulay dahil sa malamig na panahon. Sa Balanga Bataan, halos 20 pesos kada kilo ang taas presyo. Wala raw kasing paninda ang mga supplier mula Baguio, Pangasinan at Cabanatuan na apektado ng frost. Sa Cebu, dahil sa lamig, isinailalim na ang mga bulubunduking barangay sa state of calamity. Ekta-ektaryang pananim sa halagang halos 1 milyong piso ang nasalanta. 40 hayop naman ang nangamatay. Sa Lawag City, mga alagang biik naman ang nagkakasipon dahil sa init lamig. Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Horas.